Magandang gabi. O isishare ko sa inyo yung tungkol kay Harry Roque, no, 'di ba? So alam naman natin sa balita na siya ay kinontempt, no? Last week kinontempt siya dahil sa hindi niya pagsipot na hindi niya di sa sumipot na kailangan niyang isubmit yung sinabi niyang kung hinihingi sa kanya yung patunay na yung perang biglang paglaki sa bangko niya ay umabot ng 100 million, no? So ang sabi niya ay dahil daw yun sa kita ng bininta niyang lupa na mana niya sa magulang niya ba. So ngayon hindi siya sumipot. So inisyuhan siya ng contempt uli. Ngayon hinahanap siya ng ang kanina, so in-interview si chief o PNP chief na hinahanap na siya, no? At saka itong sa Quadcom na hindi lang ang mga pulis ang naghahanap kay o naghanap para mai kasi nga contempt siya, no? So i-detain siya sa Kongreso, so pati NBI. So ngayon base diyan iko-contest daw niya yung nagiging pasya ng Kongreso na i-contempt siya. So pakinggan natin yung katwira ni dating spokesperson ni Pangulong Duterte, si Attorney Roque. Pakinggan natin. Hindi po ako pugante. Ako po isang ordinaryong mamamayan, pinaglalaban ang kanyang karapatan. Alam ko po na makapangyarihan ng mga congressmen. Alam ko po napakadami nila. Pero ako naman po bilang ordinaryong mamamayan, may proteksyon. Ang tawag ko dyan, ang Bill of Rights ng saligang batas at paninindigan ko po yan. So dagdag pa ni Attorney Roque, yung ginawa daw ng pag-imbestiga sa kanya na pilit siyang i-connect, nililink sa Pogo. Ito yung sinasabi niya. Of assets, liabilities, and net worth sa Pogo. Di ba po, ang iniimbestigahan ay Pogo? Anong kinalaman ng ating mga income tax returns sa Pogo? Anong kinalaman ng bentahan ng pamilya ko ng lupa sa Pogo? Anong kinalaman ng estate ng aking tiya sa Pogo? Wala po. Ang katotohanan, wala silang mahanap na link sa akin sa Pogo. Dahil sinabi na nga ni Cassie Ong na hindi talaga ako involved sa Lucky South. Pero dahil wala silang mahanap na link sa akin sa Pogo, humahanap sila ng butas. At siguro naman, makakahanap sila ng butas. Bakit? Hindi naman ako accountant eh. Alam niyo naman, ako nagagawa ng mga required forms, pero hindi naman ako talaga eksakto gumawa ng mga exact forms. Pero sa akin, kung ang gusto nilang patunayan, meron akong unexplained wealth, bakit hindi na lang sila magsampa ng kaso? At alam niyo po, naging desisyon na yan ng Korte Suprema doon sa kaso nga ng Benzol versus Blue Ribbon Committee. Senate Blue Ribbon Committee. Na ang sabi ng Korte, hindi po hudikatura ang Kongreso. So hindi po pwede ang pagdinig nila, gagamitin nila para parusahan ng mga tao sa paglabag sa batas. Ang punto kasi ng Quadcom, kung sinabi ni Harry Roque na walang kinalaman yung wala siyang koneksyon, walang kinalaman yung kita niya o income di kailangan tingnan yung income tax niya kasi walang kinalaman naman sa Pogo. Ang stand naman ng Quadcom, lalo na yun tong pinaliwanag ni Congresswoman Loistro, no, na biglang pagtaas ng from 3 million nagig thousands lang, 100,000 lang, no, tapos nagiging 130 million yung biglang pag sa loob ng dalawang taon ba yon na biglang naging 100 million yung pera sa bangko ni Harry Roque. So kung saan niya nakuha yon, so sinabi niya na binta yan ang lupa ng magulang niya. So, gusto makita kung nasaan ang proof na talagang merong bintahang gano'n na gano'ng kalaki.
Kasi nga, kaya siya parang na-connect sa Pugo. Kasi nga, sinamahan niya si si Cassandra Ong, no, doon sa Pangkor. Plus, nakita yung mga ID niya doon sa nung ni-raid ang Porac, no, ng Pugo Hub ng sa Porac. Plus, pagmay-ari din ng Binsam na siya yung may-ari na doon nahuli din yung taga-Pugo doon sa Binggit. So, yun ang kung bakit inimbestigahan siya ngayon. So, gustong makita anong mga patunay na yung pagtaas ng pera niya ay talagang doon nga sa Pugo. Doon nga sa talaga sa pera ng sinabi niyang binta ng ari-arian nila. Okay? So, yun ang punto. Tapos sabi niya, kung talagang may proof, kasuhan siya. Kaso hindi ka naman naghahanap pang, di ba, for ano lang to, kung for ang purpose ng pag-imbestiga ng Kongreso, para in aid of legislation, no? So, para sa makabuo ng batas, kung ano dapat baguhin sa mga batas na existing, kasi parang ang sabi ng Kongreso na inabuso, no? Inabuso yung batas na yon. Okay, so kasi kung kasi yung makuha sa investigasyon sa dito sa Kongreso, pwedeng gamitin kasi pag doon sa kaso na sa yung mga ebidensya na makukuha nito sa pag-imbestiga dito sa Kongreso, pwedeng magamit ng pagkinasuhan siya sa hukom. O talagang, di ba sabi niya, o di kasuhan siya. So, di na, ang yun nga, ang tama naman yung sinabi niya, na hindi paghukom ng may kasalanan ang dyan sa Kongreso, kundi in aid of legislation, pero doon din makikita kung nagsisinungaling ka. Kaya kapag halata nila na nagsisinungaling, ginamit nila yung kapangyarihan na pwede sila mag-issue ng contempt na ikukulong ka o iditini ka doon sa kung saan nila gusto. Normally, dyan lang din sa vicinity ng Kongreso. O ganun din doon sa Senado, vicinity ng Kongreso, unless mag-decide sila kung saan, pero kadalasan dyan lang din sa vicinity ng kung saan yung nag-hearing na yun. Okay? So, ang punto dun, kung talagang wala nga siyang tinatago, ito pananaw lang, ano, bilang nakikinig, laging concern lang sa kung ano nga nangyari sa bayan natin. So, kung wala nga tinatago, ba't ayaw niyang, o kung meron nga siyang proof, ba't ayaw niyang ipakita? O diba? Yan lang naman. O, kayo ba? Anong sa tingin ninyo? Give your comment. Maraming salamat.